straight as someone, of course, na kumukuha ng mga endorser, ano, pansin kasi namin ngayon, parang hindi na masyadong, dati kasi nung very particular about sa image, sa mga characters, attitude sa pagkuha ng endorser. Ngayon ba, hindi na siya masyadong nabibigyan, hindi na siya masyadong kinoconsider. Parang more on kung maraming views, maraming subscriber, mas ganun na ba? Sa part mo, paano? Iba-iba, mamin. Yung nangyari kasi ngayon, parang kunwari kay Marian, parang naging status ko na si Marian na pag pumunta ko sa ibang lugar. Parang nagkaroon ng premium brand because of Marian. Yes. Diba? Si Ate Sylvie also, dahil din sa society, maganda siyang actress. So, tumaas yung level ng beauty term because of them. Kumuha din tayo ng influence kasi nga, for the views, at mas marami sa nina-reach nga sa masa din, ganun. Pero, unavoidable kasi na may mga nangyayari na personal, ano, hindi ko naman yung nakokontrol, opo. Pero syempre, mas gusto ko sana, yung walang mga ganun, kasi, opo. Kasi, so, you still consider it bilang, opo, kahit pa paano, opo eh. Kasi, nakapapiktuhan, may mga bashing pa rin po talagang nangyayari, opo. Kahit hindi mo maiwasan, kahit na hindi ako nagsasalita or what. Meron pa din talaga eh. So, we can please everyone so far. Ilulusog ko na to. Alam kong very close ka kay sa dalawang endorser, of course, Zainab and Jelay. Nung nangyari yun, Miss Zain? Nagulat ka ba? Anong naging ano mo? Ano ma'am, syempre nalungkot ako. Kasi akala ko ano yung nangyayaring nag-live and then I watch it also. So parang hinintay ko lang na, for Jelay naman, napakabait ko talaga ng batang yun. Lalo, lagi ko siyang nakakasama din. For ano din naman, for Zainab din. And she really messaged me, si Zainab. She said, sorry, mama, I'm sorry na baka naapektuhan. Sabi ko, it's okay anak, na sana, di ba lesson din yung nangyari na kontrobersiya, na sana makatulong yun para maging ano siya, better person. Ganun, eh, hindi natin makokontrol. Ano naging advice mo sa kanya? Yun nga po, na sana maging lesson din. Okay. Ang hirap pa may, di ba? Ang hirap na magbitaw na word kasi hindi pa naman kami that close na kahit siguro galing sa puso mo. Dahil bago pa siya lang. Bago pa siya, di ba? Kaya mas close ko si Sanya and si Jelay. Pero I have nothing against Jelay naman. Mabait naman talaga siya na bata. Hardworking. Kahit nagkausap kayo ni Jelay after that? Opo, lagi ka. Actually, si Jelay ang isa sa pinaka-close ko. Anong sabi? Kumusta siya, Miss Ray? Hindi naman... Ano mama, ano daw, mas maganda na lang daw na hindi siya magsalita. Kasi ganun din yung batang yun eh. Gusto niya happy vibes. Kaya kung nakikita niyo yung vlog niya ma'am, walang ano doon, ever since wala siyang basher, si Jelay, kasi nga, nag-spread din siya ng love. Kaya wala din nakaano sa kanya na mag-post or anything. Kasi magkaibigan naman sila ni Jelay, ni Zainab. So parang magkapatawaran na lang and then start all over again. Pero nasa kanila na po yun. Kasi mga, alam mo na mga bagets talaga literally. So, mahal ko sila. Okay. Last na. Since ito nga, nandito na si Sam, parang inaantay na ng karamihan. Next na si Kap. Si Kap. Possible yun. May negotiation. Tingnan ko natin. Kasi, di ba, marami tayong naka-line up kasi, ma'am. Kasi, di ba, parang yung iba sinasabi. Sabi ko, wait lang kasi may naka-line up talaga. Naka-line up talaga si Sam. So, kaya yung ibang mga, ano natin, next year na po siya. Pero anong feeling mo, Miss Ray, na parang yung mga celebrities ngayon, they want to belong na talaga? Ang sarap ng feeling, promise. Yung minsan parang magme-message na lang yung mga bagets na kasing na, tapos parang naging pambansang mami ako. Parang lahat ng artista na hindi ko kilala, nakikimami sila. Ang sarap ng feeling na mami, sana ako din kasama sa ganito, ganyan. Ang sarap ng feeling. Kasi yung gusto nilang sumali sa mga ano eh, mall shows, mga ganun. Talagang tinataguyod ko, ma'am. Hindi ko rin alam kung paano nagsusurvive, di ba? Kasi laking pera ng... Imagine mo, hindi naman libre yon. Kasi kasama sa kontrata nila yon. So, magkano yon? Everybody's paid naman, di ba? So, nauubos, magta-talent ka ulit. Pero may return eh, sa awan ng Diyos. Sa kami-awan ng Diyos, di ba? Nag-enjoy naman din sila. Nag-enjoy din sila. Naging ano na tuloy eh. Para tuloy inaabangan na kami sa iba't ibang lugar. Kayo nga, consistent eh. Opo. Ayun, nag-open tayo ng branches sa awan ng Diyos. Non-stop naman po yung blessing. So, yun lang po yung pinagdarasal ko lagi. Tulungan ni Lord yung negosyo. Kasi, ano eh, ang dami kong binibigyan ng trabaho, ang dami nating napapasaya. Kasi first time nilang makita yung mga idolo nila. Ang sarap na nakakasama namin sila sa malls. So lahat ng malls pinupuntahan niya na may branch na? Beauty Derm, opo. Ang difference po kasi natin sa iba, hindi ka kasi makakapag-mall. So, kung wala kang store, wala kang ano. So, yung mga SM lahat, napaka-supportive, libre po yung venue. Di ba? Ano yung pag sinasara yung mga ibang mga stall doon? Ano ma'am, kinakausap namin yung mismong mall, binibigay nila sa, kasi advantage, ano, nagtutulungan kayo ng mall eh, di ba? Nagpapakao ako. So, it's a give and take relationship ang nangyayari. So, naging ano, natatawagan kami na ganitong mall, may store kayo dito. Yung iba naman ma'am, bago talaga.
So saka ako naikutin yung mga branches ko sa Visayas, Mindanao na may existing na para mag-mall show pa rin. Unahin ko muna yung mga new branches ko talaga. For the record, ilan na? Sorry, for the record, ilan na yung 100 branches na po tayo. Physical stores. Wow. Aside from Singapore, New Zealand, tapos lahat of resellers all over the world. Parang doon ako proud na masaya ako sa iba, di ba? Pero ako nagpo-focus lang kasi ako sa, hindi ako pwedeng mawalan ng pag-asa dahil nga maraming bread and butter ang negosyo rin po ito. Kaya laban lang. Oh my God.